simula na ito ng paghihirap mo, Ysabella Cuenca. Andrew? Matagal na kasi tayo hindi nagkikita, kaya kailangan meron akong gift para sa'yo. Pero, Andrew, baka naman tanggihan mo pa yan. Magagalit na talaga ako sa inyo. Salamat. Let's go. Ma'am, nandito na po ang mga applicants. Ah, okay. Sige, papasukin mo. Liga, pasok ka na. Good luck, ha. Sana makuha ka. Thank you, Miss Beautiful. Good afternoon. Grabe, Chong! Lamig naman itong kotse mo. Parang sarap matulog. Wala na, haba pa ng biyahe natin. Ako, Nat, hindi ako aantukin. Kasi, ngayon lang ako nakasakay sa ganitong kotse. Ay, antukin ka, ha? Kailangan mo antukin. Eh, bakit? Kasi malamig. Kailangan din mag-usap ng dalawa. Kumusta ka naman? Eto, malapit nang graduate. Pero, alam mo naman siguro yun kasi kaya ako nag-a-apply for internship. How's school? Masaya. Okay naman. Pareho pa rin. I've been dating a lot. Totoo bang alis ka na? Oo. Nakakatawa nga kasi alam mo yung natanggap ako. Tapos, ititrain daw nila ako maging chef dun sa isang Asian restaurant sa California. Ayoko sana umalis ka eh. Bakit? Eh, napagandaan ko na kasi lahat ng to eh. Malaki-laki na rin yung farm. May babuyan, may bakahan, mayroon na rin poultry. Marami na rin kasi ako supply ng karne isa eh. Kaya gusto sana kitang huling partner sa negosyo. Andrew? Isa eh. Pwede natin pasukin ng food processing. Pwede kang gumawa ng tocino, tapa, longganisa, o kaya kung ano man gusto mong gawin. Hindi mo na kailangan umalis ng bansa para hanapin yung kapalaran mo. Dito na lang. Sabay tayo uulan na yung dalawa. Pero Andrew... Isa ay makinig ka sa akin. Sa galing at talent mo sa pagtitimpla, at sa resources ko sa farm, tsaka yun, konting panahon lang, yaman tayo. Andrew, hindi ko matatanggap. Kung nauna ka lang kasi sana ng pagdating eh. May natanggap na ako ng trabaho. Nakakompromiso na ako dito, hindi na ako pwedeng umurong. Kung nauna ka lang kasi sana talaga ng pagdating. Andrew, alam kong nasaktan kita at ayoko mangyari uli. Yun ang isang bagay na hindi ko talaga gusto mangyari. Andrew, I'm sorry. Pero hindi ko naman talaga sinasadya na masaktan ka eh.
Except for, siguro talagang pagod na lang ako sa kanya. Iniisip ko nga, baka meron lang talagang ibang tinitibok ang puso ko. Would you like some coffee? Yeah, sure. At alam mo, tama nga ang pakiramdam ko. Parang meron talagang ibang tinitibok ang puso ko. Remember Chelsea? Yes. We are dating. And we're so good together. Sana kita. So, ito na ba interview ko? Maayos naman. And highly recommended ka din ng professor mo. That's good. Dito ba ako sa department mo mag-i-intern? Tinatanggap mo na ba ako? Papatawagin na lang kita sa secretary ko. Hindi ka ba makapag-decide right now? Ganun ba ako kahirap tanggapin? It's just that, marami pang ibang applicants, Mr. Valenzuela. And Victoria's Corporation is a training ground only for the best people. So, I'll be expecting your call. Tour ko kayo sa farm. Magugulat kayo, malaki improvement nito mula nung huli kayo nakabisita. Ang ganda! Pahanda ako ng dinner. Halika kayo! Ganda, Chang. Ang sarap dito! Chang, tama naman yung desisyon ko, di ba? Oo naman. Tama yun. At saka maiintindihan rin ni ate mo. Kamingat. Ang ganda, Tara, tara! Mabuhay po kayo, Chang. Chang, ano kayo dyan? Ito ko! Sarap! Ay, tingnan pa ako! Pwede ko magkaman? Sige, go ahead! Wow! Sasarap! Magkamasyari dyan, ha? Ay, hindi, alala ka ng pusit. Hindi ko sabi to dito. Baka mayroon ka na dito, ha? Okay. Game na? Oh, ang sarap-sarap ng hipon. Chang! Hindi lang ako nakakain ng kanilang lalaki. Dahan-dahan na, eh. Kain lang kayo ng kain, ha? Tapos, pagkatapos mag... kumain, pwede na tayo magpahinga. Dahil bukas, eh, malayo pa lalakarin natin. Ikot tayo sa buong farm. Yun! Ayos! 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 Uy, anak! Dala na lang nito. Lima. Ma. Sinabi pa sa'yo ng kuya mo kung uuwi siya? Baka nahihirapan na siya sa'kin. Pati na si Puket. Parang iniwan na yata ako. Ma, magpahinga ka na. Si Ate Puket babalik din yun. Hayaan mo muna siyang mag-enjoy sa Amerika kasama yung boyfriend niya. Matagal na niyang pinagdadasal yun, di ba? Kung bumalik na kaya ako sa trabaho, balik na ako sa opisina kasi nahihirapan na ang kuya mo. Ma, umakyat ka na sa taas. Kanina pa po naman siya pinapakyat. Ayaw niya. Pero magagalit si Andrew pang bumalik ako sa opisina. Ang gusto niya kasi, di ba, dito na lang ako sa bahay. Kasi di ba, nung mga bata kayo, puro ako trabaho. Yung reklamo ni Andrew lagi sa akin, di ba? Kayo,
Kaya kayo nagagalit sa akin lagi. Alam ko na. Lima, tawagan mo ang Kuya Andrew mo, ha? Ma, let go of Kuya Andrew. Ma, hindi lang naman ikaw yung nahihirapan what sa pagkawalan. Ha? Anong sinasabi mo? Ma, Kuya Andrew is dead. Hindi patay matandang na biro yan. Patay na siya, Mami. Bawiin mong sinabi mo! Hindi na siya, bawiin mong sinabi mo! Bawiin mong sinabi mo! Tawagan mo si Andrew. Pabalikin mo siya dito. Ikaw lumayas ka. Lumayas ka! You get out of my sight! Layas! Lumayas ka sa harapan ko! I don't want to see you! You get out! You get out! Bitawan mo nga ako! Lumayas ka! Get out! Ayoko, nahiya na ako eh. Ako, Miss Teresa. Tara, tawag nila sa akin. Ako si Alex. Pinsan ako ni Bordoy. Pero paalis na rin ako. May tinayo kasi kaming banda ng mga kabarkado ko sa Maynila eh. Alam mo, may nangangailangan pa kami ng guitarist tsaka ng second vocal. Gusto mo mag-join sa amin? Ha? Bigay kasi yung number ko. Bukas ka bukas kasi luluwas na ako ng Maynila eh. Tawagan mo ko pag interesado ka. Ay! Yung number ko. Okay. Okay. 0907-568-3125. Isip mo dyan, ah. Baka naman tumalaw ka na dyan. Naalala mo ba yung huling sayaw natin? Oo. Oh, yung kasal ni Chong Perry tsaka ni Chang. Nakahigpit nga nung yakap mo sa akin. Ganito ba kahigpit yan?